Ayan pala yun. Good evening to all our viewers dyan. And na-delay rin tayo ng dalawang laro, IV. Pero yung game number 3, hindi lang ito palagpasin. Navi versus Secret. Again, good evening. Para sa mga bagong panood dyan, this is Kuya Nick. Together with our new caster, Ivy. Kamusta ba, Ivy? Magkasta? Okay lang. Hello. Good evening po sa inyo lahat sa mga nanonood ngayon. Bago lang po ako dito sa kay Kuya Nick. Pinangunahan niya na. Pinangunahan niya na mamaya kasi pasin niyo kagad eh. Pero hindi, okay. Mababait niya mga yan. Kontrolado natin yung mga yan. Ang di natin kontrolado, kung sino yung mananalo rito sa Secret at saka sa Navi, Ivy. Sino mananalo ng game number 1 dito? Di ko napanood eh. Yung Secret na nalo sa game 1, tapos yung Navi naman sa game 2. So, may stand-in itong si Secret. Ang wala sa kanila is? Si Yapsor, wala si Yapsor. And then, ang nag-stand-in sa kanya yan is from the Philippines, si AU. Ah, okay. Our very own AU. Philippine Pride, mga chief. Sa mga nagtataka po dyan kung bakit na po kami live ngayon sa Facebook, kami po'y lugod na kinakatuwa. Wala na pong tamago. Hindi po. Malungkot po kami na wala na po ang tamago. Ha? Pero sabi nga nila, when a door closes, an opportunity opens. Totoo. Nga yun, ha? So, Ivy, hindi ko na parod yung game number 2. Kung tatanungin mo ko, Kuya Nick, Navi Secret, kanino ka rito? Sasabihin ko kagad Secret kahit may stand-in pa yan. Ano ba nangyari nung game number 2? Paano natalo yung Secret? Yung game number 2, ang ganda ng pinakita ng Navi doon eh. Parang durog yung ano doon eh, yung Secret sa kanila. Ang ganda kasi ng mga team fight nila. Yung heroes din nila, malakas talaga pang team fight. Meron sila nung ano, egg ng Phoenix, tapos yung Axe, tapos yung Silence ba? Yung Global Silence. So, walang nagagawa yung ano doon. So, team Monkey fight, King, team fight talaga? Oo. Pag pumasok yung Monkey King, walang kawala. Siyempre, may Global, mayroong Supernova, di ba? Oo. Di rin naman siya makakalaban. Tapos, ang sakit pa nung ano, nag-PA din sila kanina eh. PA yung? Yung Navi. May PA yung carry nila. Si Crystallize. Oo, si Crystallize. Yan na nga. So, eto, 3 picks ng Team Secret. Eh, puro mga utility muna to. Shadow Demon, Sun King, Undying. Wala pa yung dalawang cores dyan. Yung kabila naman, ayan na kagad yung dalawang core. Possibly a support axe. Kasi pwede rin naman i-support yung axe dito na 5. Pero eto, Phantom Assassin malamang sa malamang. Mid or carry tong Phantom Assassin na to. Mm-hmm. Together with the Skyrat Mage. So, meron kang pre-repair. Ano bang mga balita natin dito? Ano yung mga heroes na maganda gamitin for Secret at saka for Navi? Sa Secret, gusto kong makita ulit yung Ember Spirit ni Midwan. Isa yun sa mga best hero niya. Yun din nagpanala sa kanila sa Game 1. Ah, okay. Ah, nagamit niya na kanina. Oo, nagamit niya na kanina. Sabi rito ng mga tropa natin na Secret, ano na nakapusta ako, nakapusta arcana ko, sabi rito. Magical pa ko yan, ni Crystallize pa. Sabi, oh nga, Navi nga. Navi pa rin, di ba? Navi pa rin. Kaya nga sabi ko sa inyo eh. Team Sir Mike. Wala si Sir Mike. Naglalaro sa taas eh. So, eto na yung mga ban. Binan na nga yung Phoenix dito tsaka Silencer nung Navi. Naban na din yung Ember Spirit ni Midwan. Mm-hmm. Oh no. Pero madami naman silang hero pool eh. Yung Secret. Oo. Ito yung explosive na dalawa nila eh, no? Nisha, pati Midwan, no? Bata pa, tapos sobrang laking potential. So, grabe magano, mag-scout siya, no? Si Papi, no? Oo nga, mahilig siya kumuha ng mga ano eh. Yung mga bagong tubo, tapos pinapalakas niya. Yun, ayun na nga. Pero, 4th pick core, inaantay na reserve time. Ang ating inaantay rito. Itong Megaphone na Winter Clash, ang price pool niya is, I think, 300,000 USD. 300,000. And kung medyo narinig niyo na yung Winter Clash to, it is because ito yata yung tweet ni God na parang nag-back out yung multiple teams from Summit 10 para mag-compete dito. So sabi nila, kasi Summit 10 is $100,000 prize pool eh. Pareha silang no DPC points, pero yung prize pool triple. Itong Megaphone. Ah, Monkey King ulit, Wingcut. I mean, Ivy. Makikin. Ito nga siguro yung strat ng ano ng Secret ngayon. Kaso wala pa namang masyado talagang draft yung mga malalakas na teams ngayon eh, kasi bago pa lang yung meta. Siguro hinahanap pa lang nila kung ano yung magandang ano strategy talaga. Fourth pick naman. Yung paano ba yung nito? Paano ba yung format nito? Kasi anim na teams lang eh. Hindi siya 8, hindi siya 12, anim lang. Paano format ng Megaphone? Ito, ano, nahati siya sa dalawang group. So, every group may tigta-tatlong teams. And kung sino yung mananalo sa
each group mag-a-advance sa winner bracket. Okay. Tapos yung dalawang ano, matatalo, mahuhulog sila sa ano, lower bracket. Ah, seeding. Mm-hmm. Seeding lang tayo. Pero ang pinaka-importante syempre, yung winner bracket, eh yun yung binabay nung tatlong team na to, eh ang bracket nila sobrang malas, the defending major champion Virtus Pro. Oo. Oh, oh. Yung kabila naman, ang tatlong teams are si ano, Forward Gaming, okay. PSG, LGD, tapos Liquid. Ah, Liquid. Hindi rin biro. Oo, malalakas lahat eh. Sobrang hirap din. So, eto Oracle. Dito kasi, pag tinimbang mo yan, Navi, Secret, at saka VP, iisipin mo kagad, walang pag-asa yung Navi dyan. Kasi yung Secret at saka yung VP, sila yung top 2 nung Kuala Lumpur Major. Mm-hmm. Tama? Pero kita mo, nakaisa sila. So, kung meron silang series na pwedeng kunin, eto na yun. Ito na kasi yung chance nila. For Secret, sobrang for VP, sobrang hirap talaga nun eh. So, let's see kung titake ni Navi yung opportunity. Pero Oracle, 4th pick para kay Navi dito. Mga sir, wala na po si Dendy, matagal na po sa Navi. Ha? Uy, magandang gabi kay ati tropang JM Vista. Okay na yung PLDT natin. And shoutouts din kay tropang Carlos. Tay, Carlos, tay. Shoutouts sa iyo, sir, for the internet. Okay? Eto, Templar Assassin, Binan. 10 seconds remaining. Ah, yeah. May nabasa kasi ako doon eh. May parang yung mananalo dito sa winner's bracket, meron silang one game lead. Ah, upper bracket. Uh-oh. So advantage, best of 5 plus 1 yung upper bracket. Plus 1. Okay. Bihirang tayo makakita sa tournament ng ganun, no? Yung mayroong plus 1 advantage pag upper bracket. Oo. Pero ngayon, ito binalik ng Megaphone, I mean. Pero sana maging okay naman. So ito, IV. Isa pang core for Navi. Anong maganda sa meta ngayon? Kasi panigurado, Phantom Assassin. Hindi ko alam kung mid or carry, pero kailangan pa nila ng core. Sino rito yung, kumbaga, comfort hero ni either Crystallized or Magical? Feeling ko sa mid yung kulang, ang kulang nilang ipick eh. Kasi kanina ginamit na nila as carry yung PA, so Crystallized? Si Crystallized. Crystallized PA. So Magical hero ang kulang rito. I mean, Magical. Yeah, Magical. Kay Magical, oo. Kung hindi nyo po kilala kasi yung tatlong player na dyan, si Blizzy po, galing po yan sa Vegas Squadron. Yung Magical tsaka Chu, ito yung bagong tubo ng Navi. So medyo nagugulo pa ako, pero ang fifth position dito si Chu, tama? Si Chu ata yung ano? Post 4. Ah, Crystallized fifth position. Si Crystallized. I mean si Soneiko fifth position. Si Soneiko. So ito, 20 seconds reserve time, makikita na natin dito. Pero quick shoutout sa lahat na nanonood dyan ha. Nag-live na po kami sa Facebook. First live namin sa Facebook ngayon for Kuya Nick for coverage kasi po wala na si Tamago. So if you want, you can let your friends know about the stream and share our stream. Okay, fifth pick. Invoker. Magical. Ginagamit niya talaga yan eh. No? Isa din to sa hero talaga ni Magical, si Invoker. Yung Mischief ni Monkey King na nerf. Anong parang na-nerf yung Mischief? Hindi rin nakaka-dodge? BYB. Nakaka-dodge pa din siya. Kaso binawasan lang ng konting seconds yun. Okay. Hindi nakatulad dati na yung Light Strike ka rin, nadodge na talaga. Sobrang bilis, no? Remaining. So, kailangan fast hands ka talaga para ma-dodge mo yung reaction eh. Time. Tama ka rin. So, eto naman. Panigurado, Monkey King, baka safe lane na to kasi ang hirap itapat sa mid yan kasi hindi ka makaka-Jingo Master sa range na Invoker, tama? Uh-huh. Sino ngayon ang okay na piliin ng Navi, I mean Secret, for this Invoker mid lane ni Navi? Para kay mid one. Ember, no? Pwede. Pwede din siguro siyang mag-kun ka. Okay. Ginagamit niya yun eh, nun sa may Kuala Lumpur Major. So mid one kun ka. Pwede din, masakit. Makakunat din siya. Ayun, PL. Phantom Lancer. So kahit range man tong Invoker, may Phantom Rush. Oh, hindi. May mid nila yata. Yung Monkey King. Mid Monkey King ni mid one, no? Oh, nakikita ko to sa pubs ni Midwan. Malakas talaga siyang mag-Monkey King. So, confident siya itapat to sa mid ng Invoker. So, eto na nga po yung ating Navi at saka Secret. Tomorrow po yung ating main event, which is yung TNC sa Katowice. Kumbaga ito, hindi lang pwede palampasin lang. Nataon lang na na-late tayo kasi marami pang inayos dito. Pero tomorrow, i-cover din natin yung ESL Katowice, yung inaantay na marami. Detonator versus TNC. Lalaro ba si Kuku? Actually, ako alam ko. Pero kayo, di nyo alam. Malalaman natin bukas yan, okay? And again, shoutout sa lahat na nanonood dyan. Si Tropang AU, sigurado lalaro. Eto, sa Secret, di ba? Former TNC player.
Oo, Philippine pride yan. Pero galit yan sa mga ano, katulad ni Eric. Oh? Oh, mga Kulangot Warrior, yan. Galit na galit sa inyo yan, ha? Pero ito na nga, game number 3. The winner will have a huge advantage and syempre, on its way to an upper bracket. Pero tatanungin kita, habang wala pa yung laro, Ivy, ha? Sa Group A, sino tingin mo yung magna-number 1? VP. Ako rin, VP rin ako eh. VP pa sa Group B? Siguro LGD. LGD ako. Okay, ako magli-liquid ako doon, ha? Fan ako ng LGD. Sige, liquid ako doon. So, medyo, ito, talagang sobrang bigat talaga ng kalibre ng Virtus Pro eh, para hindi mo i-regard eh, di ba? Oo. Oh. Mamaya, yung next na laban, ayun, after ng laban na to, rematch ng Kuala Lumpur Major Finals. It's going to be Navi is here eh. Team Secret versus Virtus Pro without Yapsor. So, yan na nga. Nandun yung isa Kuala Lumpur na nagkakita tayo rin eh. Oh. Nagkakita. Kasi po si Ivy po, lumaro din po sila together. Sinong kami mo rin? Si Doa, sa Doa, sila Yula. Si Ishi, kakampi ko. Ah, si Ishi. Kayo yung lumaro sa All Girls Tournament doon na ikaw, si Ishi, si Inma, Yula, si Inma, tsaka si... Si Mikan. Si Mikan, okay. Natalo kayo ng champion. Totoo. Champion yun, champion Pacific Pink nun, diba? Ah, Pacific Pink yung nag-champion. Malakas sila eh. So, ayan na nga po. Pero ano bang role mo talaga? Carry. Yun. Kaya po namin kinuha rin si Ivy kasi meron kaming analyst on a support perspective which is si Ishi. Meron din kaming core perspective which is si Ivy. Diba? Ganun yun. Kaya sakto yun. Strategic move yun. Si Sounds Eric screwy. Nag-apply sa amin. Analyst daw siya. Sabi ko, matututunan ko sa'yo. Diba? On the side of a secret, Papi Undying, Zai Sun King, Midwan, Monkey King, Nisha Phantom Lancer, and our very own, the Pride of Philippines, Takulangot Warrior Manager, Tropang AU on Shadow Demon yung kabila. Ivy, go for it. On the side naman sa Navi, si Saneko para sa Oracle, si Crystallize para sa Phantom Assassin, si Blizzy para sa kanyang Axe, si Chu para sa kanyang Skyrat, at si Magical para sa kanyang Invoker. Si kaya hindi ko po sinabi si Alec at saka si Kike kasi po may pumipirata po sa dalawa na yon. Ang clue ko kung sino pumipirata, pangit at bobo yung pumipirata rin kay Alec, ha? Kilala nyo na yon. So, medyo out yata to. Dito tayo kaya, no? Kuya Nick, shut up daw po, sabi ni Ina. Okay. Shoutout po sa inyo sa lahat na nanonood po dyan, ha. So, huwag ka nang madagdaga na. Nakawin na. Okay, gets. Kaya pala nagpa-shoutout na eh. Pero, back to the ball game tayo. Yung draft. Sino sa tingin mo rito yung kailangan manalo ng early game, Ivy? Early game. Based on the draft. Yung, ano, Navi po, Kuya Rick. Kailangan... Kasi Axe tsaka Skyrat to eh, no? Mabilis lang din naman yung ano natin. Dagger lang, sulit na eh, no? Alam mo naman eh. PA, once makakuha na siya ng BKB, pwede na siya mag-kill. 30 seconds. Okay. Na lang yun. Blink strike in eh. Meron namang siyang Oracle sa likod eh. Safety siya with a false promise if ever. Pero abangan natin, Navi yan eh. Minsan malakas, minsan hindi eh. Si Nisha yung pinang-mid nila. Sabi ko parang sobrang awkward nun. Monkey King versus Invoker sa mid, no? Oo, akala ko na itatapat na ni Midwan yun. Iniibas pala nila si Monkey King. Team FB na, Kuya Nick. Oh, Team FB na. Tapatan na natin si Alu sa FB. Medyo lumalaki ng butas ng ilong eh. So, bounty run muna tayo. Tigalawa yata. Yan, no problem naman. So, wala pang bakbakat. Ito din maganda sa secret, Kuya Nick. Eh. Pwede silang mag-adjust. Kung hindi maganda yung hero, pwede nilang ilipat si Midwan sa carry. Oo. Sa safe lane, I mean. Tapos ganun din yung ginawa nila sa game 1. Kayang-kayang mag-lane adjust. Oo. Eh, secret kasi sila yung nanalo ng game number 1. Mm-hmm. Kahit na pangit yung initial lanes nila. Oo. Nakapag-adjust sila. Pero, yan na. Moving back. Eto, si Nisha at saka Invoker. Magical. Quasrex ba to? Hindi pa natin alam mamaya. Malalaman natin na. Ayaw mo sinasabi sa akin yan. Hindi naman lag, no? Wala naman tayong drop, no? Eric? Wala. So, huwag nyo na pong batiin sana, ha? Pero, eto na nga. Secret versus Navi. Si Papi na lang yung former Navi na nandito. Denied. Six teams lang, pero yan, no? Bot lane.
ito yung ano strength ng Apte, no? Kaya-kaya niya mag-backdoor ng creep wave, eh. Pwede lang nilang i-drag yung creeps, tapos makakapagpa-level na sila. Pero hirap kalin ito. Monkey King kasi, at saka Undying. Ito talagang strong laning phase yung hero na to, eh. Oh, yung Undying, malakas talaga siya sa laning phase early. Oo. Kaya pinipili rin yan. Pero tingnan natin, coming from Blizzy, kakagaling lang din to ng ano, eh. Yung Virtus Pro, meron silang 4,900 DPC. Itong na secret, 3,000 DPC. So, kumbaga, momentum para sa dalawang team na to. May nagtatanong, from Pacific po ba daw ako? Ang hindi po ako from Pacific. Oo. Makampi niya sila easy nung nakaraan. And eto na nga po. You'll get to know more about Ivy. Kasi araw-araw tayo magkakasi kasi meron tayong ESL tapos WESG pa, di ba? So, kumbaga yung mga araw ng pahinga, tapos na. Actually, wala ka kayong pahinga din. Eto na nga po. Parang mumumukha ka dyan, ha? Kakasakit ka na. Eto na, let's see, ha? Quaswex in Bower para kay Magical. Balita sa TNC, bukas po yung laro nila. Alas 3 ng hapon, ha? Hindi, mas okay na rin sa Facebook. Radiant's bottom tower is under attack. Tignan natin kung mag-early game talaga itong Navi, ha? Mukhang mamamatay si AU. Yan, nag-rotate na nga si Phantom Rally for this one, yun. Pero kailangan lang pagkatiwala mo yung kababayan mo. AU yan, eh. AU yan, eh. Hinahabol pa rin siya dito, pero wala na, nakatago na si AU. And Zai naman, doing well. Biruin mo yun, no? Sino mag-aakala na mag-i-stand yung si AU sa Team Secret? Pero itong Mild One, gusto niyang harasin si Blizzy na nag-creep skip. Hindi tumamay pang fourth, pero first, namatay. Yun, namatay nga si AU. Minsan, mawawalan ka rin ng tiwala. Nangyari na nga, nabati ko ata. Sorry. Pero hindi. Okay mo, first blood. Uy, yun, na-dodge. Kita mo yun? Nang mischief, and then ayan na nga yung pang-apat na Jingo Mastery, Blizzy! Mamamatay din, naging 1-for-1 doon, Mika. I mean, na Ivy. 1-for-1 exchange. Maganda yung pinapakita din ng Monkey King sa laning. Oh. Meron siyang 14-9 na last hits. Oo. Kanina yung Monkey King medyo nahihirapan. De, pero free lane kasi yun eh. Pumabactor yung Axe. So, Axe din yung katapat niya kanina. Ah, okay. Nung game number? Game number 2. Pero si Nisha yung gumamit. Ngayon, Phantom Lancer naman yung Nisha, pero speaking of Phantom Lancer, 21-4 against 13-2. Lamang rito si Nisha. Kita naman natin kung bakit kinuha ni Papi itong sensation na to. Gusto na din siguro nila talagang magstay sa winner's bracket. Oo. Kailangan talaga, di ba? So, 1-1 yung score natin. Kung lagman, check ng ating TV yan, ha. Stay put lang kayo, ha. Pero speaking of which, eto. Ha? Wala naman ba? Okay naman ba? Yun naman yung advantage ng Phantom Lancer. Pag binitawan siya ng Tornado EMP, kayang-kanyang dodging yung EMP with a doppelganger. Doppelganger. Sa mga nanonood po, mga sir, hindi po basta-basta lang kinukuha namin ang analyst. Matagal na nagdodota to si Ivy. Mula Dota 1 pala, nagdodota ka na, no? Dota 1 pa lang. Baka kakala nila kasi kung sino-sino daw, eh. Uy, si Tay. Shoutouts kay Tay. Shoutout kay Tay. Mobile Legends is the way. Para kay Tay. O si Chu, hinaharas dito. Makiging nakapaga boundless strike pero hahabol pa rin. Pak! Last one. Uy! Kita mo naman si Mild One. Once na iniwan ng Axe, yung Skyrat sa may bot lane para magpa-XP. Sinamantala yan. Netong makikip. Yung mga kakalasi ko sa college na hindi nanonood sa Twitch at sa Tamago, ngayon nakalive ako sa Facebook, ayan, nandiyan na sila susulputan. Shoutout sa'yo, Jimuel, pare. Nakakaya, men. Dati mas gwapo ka sa akin, pre. Ngayon, pareso tayong pogi. Eto. Si Soneiko inahabol. Oracle. Nakapag-salve pero na-cancel kagad. And then the shrine. Nakapag-shrine pa si Soneiko dun. Hindi ko alam, ha. Pero ito na naman. Boundless strike. Jingu. One more hit. Ayan, meron face puts, eh.
May Facebook. May Facebook. So pala. Ganda ng Facebook niya, nakiklik na ulit. Nahihirapan ako dun, Kuya Nikki. Dati. Hindi, para sa amin ako kasi hindi ko talaga na ano eh, napansin yun eh. So, nung 7.20, ano bang binago sa Facebook? Hindi na siya nakiklik? Hindi siya nakiklik, oo. Parang naging ano na siya. Parang ita-target mo lang para mag-talk siya. Okay. Pero ngayon, nakiklik na ulit for additional movement bonus. Nahihirap. Nasanay kasi akong kiniklik lagi. Facebook. Ayan na naman, naiwasan niya na naman yung kinikli. Pinapahirapan talaga rito. Yung invoker. Tignan mo yung network natin, no? Sobrang angat yung dalawang course dito. Mas mahihirapan pa yung invoker ngayon na nag-rotate na yung undying sa si Poppy. Mga sir, tomorrow po yung ating ESL 1 Katowice. So, be sure na abangan yan, ha? And ayan na naman, Diyos ko po. Pati yung Sun King, maganda yung lane, you know? Mm-hmm. Against this Crystallized Phantom Lancer. Maganda. Pero, ang power spike dito ng Navi, oops, saglit lang, yung sa wakas nakakuha nila. Nabigyan din si Midwan, parang nang-aabuso na kasi si Midwan sa bottom lane. Sobra na eh, no? Oo. Nag-rotate na ron yung Oracle. So, bali, Axe, Skyrat, tsaka Oracle na yung kumuha ng kill dun sa Making na sobrang aggressive on the lane. Radiant's bottom tower is under attack. Pag nagka-dagger tong Axe, kailangan na gumalaw na Navi, no? Mm. Once na magka-dagger na si Axe, pwede din silang mag-smoke, tsaka mag-pitas. Kasi yan na lang yung way din nila para makabawi sila sa secret. Kasi kahit naman yung invoker, hindi gumalaw. Ay, hindi kailangan exhort to. Kailangan pa ng invoker mag-farm. Oo, hindi exhort to. Ang nasa isip ko sana, gagalaw yung Axe, Blink Call, tapos Sunstrike, kahit nasa gitna na invoker ko. Pero hindi, Quasvex pala itong invoker. O nga, no. Pero aabangan natin yan. Si Blissey naman, eto. Pero kita yata ni... Uy, dumayo si Midwan! Naku. Pero nag-miss yung call. Pero Midwan, delikado pa rin. Eto si AU. Nilubog mo si Midwan. Southeast Asian Pride. Dalawa sila. Oh, bandang block coming from AU. Pero mamatay yata si Midwan with the Battle Hunger. Soul Rip. Coming from Undying and nabuhay si Midwan. Eto, aalay na yata yung sarili niya. Poppy, pero hindi. May tomb, bound strike. Nandyan din. Hinara si Busy. Yung poison ni AU. AU yan eh. And now, hinahabol si Soneiko. Diyos ko po, ang gandang save coming from Poppy and AU. And now, Soneiko. Mamamatay rin ba? AU yan eh. AU yan. Double kill coming from AU. Ang ganda ng response ni AU doon. Ang bilis niya mag-TP. Tsaka na-save niya pa si Midwan. Nablock niya yun. Nablock niya yung Axe. Oo. Kaya hindi nahabol ng Axe yung ano, yung tropa natin dito. Tapos nandun pa yung Undying nun, nag-Soul Rip. Soul Rip. And with that, nakakapag-farm itong Phantom Lancer, which will go Hood of Defiance first build. Kasi alam niya rin naman na Invoker, Axe lang naman makakapatay sa kanya early. Wala pang farm yung Phantom Lancer. Uy, naku, yun lang. Si Sai, nadasan dito. Pero walang kill potential, no? Wala pa. Ano pa lang, anong level 7? Yung Phantom Lancer yan, 7 pa nga lang. Nakakapag, ano, first kill pa si Sun King palayo. So, hindi nila mapapatay basta-basta dito si Zai. Yung kasama natin ngayon, ako si Kuya Nick, okay? Para sa mga ano niya na. Kasama natin si IB. AYBI ang pangalan niya. IB. Pero lang, ako yari yung Sun King rito. And na naman yung Dust. And si Zai, no chance. Kasi nag-barrow strike siya in eh. So, wala siyang pantakas dun. Tapos, sakto din yung rotation ng Invoker dun. Kaya, na-secure nila yung kill kay Zai. Pero, again, ang question dito for Navi, yung kanilang mid-game. Uy, yun na naman si AU. Pero kaya niya ba ito? Ayan, may tornado. Bounty rune, 10 minutes. Yun lang, si AU yan eh. Patay rito si AU. Sino ako ng bounty rune? AU pa rin. Si AU pa rin. Okay, AU pa rin. So, Hood of Defiance na itong si Phantom Lancer. Monkey King naman. Will go. Ah, Raid Man pa lang. Yung kabila, kamusta? Patay yata rito. Wala pa. Farm lang muna sila mga sir. Swerte mo. Kasi dati yung meta, 50 minutes, 60 minutes, di ba? Ngayon ang meta ngayon, 20 minutes, 30 minutes, no? Mabilis lang yung game. Ang hirap maging caster dati, ang record namin for casting, 12 Roshan si Shan. Grabe. Oh, 12 Roshan, 12 Roshan. Long game siya yun, long game siya. Lagi yun, 60 minutes, 80 minutes, 120 minutes. Buti. Ngayon nga, buti 20-30 minutes na lang eh. Ba't ganun, Kuya Nick? Parang ang bibilis lagi ng ano,
ng meta raid. Ngayon. Oh. Depende kasi sa meta ni Valve yan. Trip-trip niya yan eh. Tapos parang ang dali na lang mong 1-1. Yun nga eh. Kumbaga isang mabilis, no? Pero ito si Mid 1, wala nang liligtas sa kanya ngayon. And ginamit niya. Ginamit niya, no? Ginamit niya doon. Ginamit niya pa yung Wukong's command. Yun lang. Tapos wala pa siyang backup doon. Wala pang follow-up sa kanya. Nasayang lang yung ultimate ni Monkey King doon. Pero nakita yata rin ng ano yun, ng Nav yun na nasa taas yung ibang heroes ng ano rin. Ng secret, kaya nila kinapitalize. And yan, kukuha na siya ng tier 1 tower. Pero Zai, nararamdaman na nandito yung kalapate. Oy! Nakita! Napakahusay! And small consolation. Monkey King na matay in exchange. Uy, di pa tapos! AU, lubog! Yun lang. Nag-collapse si AU doon. Eto, si Suneiko. Power ako ng tawa to eh. Para ka namang makaka-distract eh. And eto na rin si Mid 1. Di nga lang tinamahan si Magical. And wala silang detection din dito. Coming from Team Secret. Delikado pa si Mid 1. Gusto pa nalang gumawa. Wala pang dagger yung Axe, pero yung Cold Snap. And then that goal. Navi pa nga ito yata. Pero eto na yung superhero ng kabila, si Nisha. Na-disarm with a deafening blast. Dodging that stifling dagger. And makaka-out na rito, may dagger na yung Axe. Parang nag-overextend sila doon, Kuya Nico. Umabot pa sila doon sa may shrine. Oo. Si Mid 1! Oo. Si Mid 1, oo. Wala siyang kakabuhin niya lang, tapos namamatay siya ulit. Kumbaga, parang, kung tumama yung Boundless Strike, ay hindi, wala rin silang detection sa Invoker eh. Hindi rin nila. And kita mo yung mga cores ngayon ng Navi ah, umaangat na. Oo, kanina top 2 natin, na. From Secret, di ba? Mm-hmm. So, alarming to for Team Secret ha. Kumbaga, kung may paproblemahin ka sa bracket mo, para sa upper bracket na slot, Virtus Pro yun. Okay. Hindi dapat Navi. Pero ngayon, kita mo, nag-game number 3 pa sila. Navi pa rin daw, sabi rito. Chicken dinner, hindi po ito PUBG. Hindi PUBG to. Sa mga tropa pa natin dyan, shoutout sa inyo ha. Kumbaga, nagkita-kita rin tayo sa Facebook. Nagkita-kita rin tayo sa finals, kumbaga. Pero di rin kami tatagal dito, aalis din kami. Hindi, biro lang. Walang nakakaalam. Uy, grabe naman to. Ganda na position niya. Oo, oh, ito yung maganda sa PA ngayon, Kuya Nick, diba? Yung blur niya. Ah, okay. Hindi na siya na-attackin ng creeps or ng neutrals. Ilang segundo yun? Grabe naman yun. Sobrang daya naman nun, no? Oh, 25 seconds duration, tapos 30 seconds yung ano. Ah, okay. Eto nga po. May nanggugulo sa'yo, no? May nanggugulo, no? Ewan ko ba? Nadidistract! Nadidistract ka. Pinagditripan ka, pero eto. Mamaya ka sa akin. Yung na ikaw inahabol. Distract ka. Pero TP out na si Suneiko doon. So, hindi pa kayang kumil ni Misha. Kulang pa yung item. Wala na dito. Ay, yun lang. May bot lane. Kumong suman na gamit. Pero ito yung BBIN sa farm eh. No? Si Monkey. Kaya kailangan niya na i-commit yung ultimate niya doon para makuha niya na yung kill. Shoutouts kay ano dyan. Uy, ito. Uy, shoutout kay Inma Mendoza. Shoutout sa'yo, Inma. Bias lang daw dapat kay Zai. Uy. At saka shoutout din kay Sam H. Ay, Sam C pala. Okay, nandiyan pa. Dami, sabi ko sa'yo, pag Facebook tayo, daming manonood eh, no? Oh. Yung mga kilala natin, pero yan, naka-all, may big dagger na nga kasi, pero kaya ba nilang kill yan? Wala, tinanggap na rin nila. TP sa face lang, kaya no, hindi siya din. And then, eto naman sa may baba, sa Papi, nasa iba rito, yung tong na ibaba pa, pati yung Soul Rip. Uy, pa yung Undying. Ang gandang Paro Strike into Epicenter. Sun King, kaya ba nila patayin? Yes! Invoker will fall. So, Neiko next target. Walang takas dun. Hindi pa nila napatay yung Undying na pulang-pula na kanina, Ivy. Grabe yung ano dun. May heal pa siya yung sustain. Tapos yung si Ayo pa rin. Ayo yung problema rito. Sobrang kunot yung Undying, you know? Pagka nakapag-ultimate pa siya. And tomb lang sulit na, no? Oh, kasi ano, yung melee heroes talaga hindi masyadong makakalapit. Mahirapan dun sa mga zombies. And mamaya, pagka tumaas yung level, anong level yung magiging dalawa na yung tome niya pag namatay siya? Sa talent. Anong talent yun? Let's see. Level 15. Ayan, tome 2 ng death. So, 15 na. Level 15. So, yung teamfight control, tapos kapag bagsak ng dalawang tombstone, sobrang hirap.
Nakakainis yun, no? Mahirapan din mag-dagger in yung ano din, yung axe. Dire's structures are fortified. Tier 1 tower, kinukuha again. Inulit po namin tomorrow po, 3 PM, Saturday. TNC versus Detonator, and then 6 PM naman, it's going to be Admiral versus Lotak. Bukas yan. Dito rin tayo magla-live, ha? Tandaan nyo na yung date natin. Dire's bottom tower is under attack. And eto na nga po. Pero ang bagal nung item nung ano, ha? Nung Monkey King. Wala pang defusal. Eto meron na. Yan. Ah, payasya na kagad. Bilis ng farm dito ni ano, ni Nisha. Si Monkey King. Pwede pa tingnan nung item niyo. Okay. Monkey King. Defusal. Defusal siya. Kaya tingnan natin kung... Kasi yung madalas makita rin kay Monkey King, Rush Ico Sap, Ico Saber, no? Ico Saber. And then Axe, eto naka-smoke na sila. Tier 2 tower, kinukuha naman. Andyan na rin si Alu sa stream. Kaya mo yan, merong ano yan, di lang makikita ng Sabado rin yan, which is good. Meron daw siyang lakad, sana araw-araw. Tier 2 tower, kinukuha na, sabi ko sa'yo eh. Early game strat talaga to eh. Kumbaga yung farming sobrang hanggang 10 minutes lang, no? Tapos ngayon, puro galawan na. Puro ano na, rotation. Tapos smoke para maghanap ng kills. Eto na naman, merong Mukongs kuman dito. And so Neiko, nakapag-false promise. Pero still will fall. Eto na yung backup, naging TP rito. Yung Navi, gusto nilang pumalag. Pero mamatay na rito yung Oracle. And then eto na yung lubog. Uy, pumasok to! Naku, nasa gitna si Blissey ng lahat. Nandyan din yung Tombstone. Jingo Mastery, nag-prop na rito. And then eto pa, Crystallay sa likod. Magdaroon, no? Parang ang pangit na ginawa nila. Magkahiwa-hiwalay sila eh. Nauna yung ano, diba? Namatay si Oracle. Tapos nag-blink in pa yung Axe na mag-isa lang siya. And yung Invoker, hindi naman pumasok. Even yung Tornado sana can zone them out. Pero problema, hindi ko rin nakita yung... And now, Tier 3 Tower. 18 minutes, Tier 3 Tower. Napakasarap mag-cast ngayon. Sabi ko sa inyo. Ang bilis ng game. Tornado nandyan. Dumedepensa pa yung Navi. And Zai. Nakakapag-blink out yung Sand King. And kahit nakapag-fortunes and walang casualty na mangyayari on the side of Team Secret. Again, ulitin natin ha. Walang mag-aakala na kayang manalo ng Navi sa series against Secret. Tama? Pero nakakuha na sila ng isang laro. Oo. Tapos ngayon, medyo close fight. Though, isang team fight. Kita mo, naging 10k yung network lead ng Team Secret, no? Ang laki ng swing din, eh. Maganda na ginagawa nila ng early game, eh, no? Kayang-kaya na nilang pumalag. Pero speaking of which, ayan! And then yung Sunstrike, Sun King na Soul Rip pa. Nakapag-barrow strike sa tatlo! And now si Zai. Stifling Dagger Crits. Ang sakit. And Sun King ni Zai, no chance. Ito pa yung call. Pero sa likod, ang ganda Boundless Strike. Patay rito yung Oracle. Papi Boy pa. Boy pa yung undying. 3 heroes down. And now, eto. Ayo! Ay, hindi. Naka-blur. Maganda na sana yung nangyari para sa Navi. Kasi may vision sila dun sa mid. May observer ward sila. Oo. Kaso, matagal. Tatlo lang sila dun eh. Yung invoker hindi na sumunod. So, magical. Eto, 19 minutes na. Wala pa rin agar yung center. 500 gold short pa. Etong invoker ni Magical. Dire's top tower is under attack. And eto na nga. Mintuan. Lumaban yung Phantom Assassin. Eto na yung invoker. Di makapag-wukong skuman kasi merong cold snap. And Papi, sinesave si Midwan pero still Midwan will fall. Ang gandang call coming from Axe. Patay si AU. Patay rin dito si Papi. And eto, nakabawi yung Navi bigla. Ivy, ano parang nangyari maganda rin for Navi? Maganda din yung ano yun na parang wala kasing vision dun yung Secret. Tapos, di ba malapit lang sa Shrine? So madali lang makapag ano, backup yung Navi. Responded. And now, tinan mo nag-capitalize kagad. Pero problema mo, ang bilis ng respond time dito ng Secret, makakabackup yun. Tapos kita din nila yung Phantom Lancer malayo pa eh, so hindi agad makakapag-backup. So yun na yung chance talaga nilang ito yung kanina, Secret no? Doon. Oo. Pero ang problema rito, wala masyadong damage pa yung Phantom Assassin for Fast Roshan, di ba? Oo. Battle Fury pa lang ata. Ayun, Battle Fury pa lang. So kailangan pa mag-farm na ito ni PA para makuha niya ang kanyang BKB. Para palag-palag na. Mga sir, ito ha, medyo nasasakto na sa comment mo nyo ha. Sabi kasi nila, sakaling pusa daw si AU eh. Tama po yung ginagawa ni AU. Ayun po talaga yung trabaho ni Shadow Demon dyan. Tagalubog,
save or initiation, tsaka yung haras ng poison. Tama? Tama. Sabi kasi nila sa aling pusa to si Eyo eh. Huwag naman tayong ganyan sa akong Pinoy. Oo, nasasaktan din yan. Kaya tinatawag ko yung ano eh, kulangot ko. Eto na nga, may nakita si Suneiko. And false promise, gagamitin niya ba sa sarili niya? Mukhang hindi na, tinanggap niya na yung kapalaran niya. Pero nakatakas naman doon yung Invoker. Dyer's bottom shrine is under attack. Hindi malaki na, no? Yun, ang malaking kill. Radiant's middle tower is under attack. And maganda pala na item yun para sa Axe kasi hindi talaga makakatakas yung Axe kasi Diffusal Blade can secure his movement speed para mahabol pa rin. Pero ito si Chu, inaabangan nila si Zai. Nandiyan din yung Phantom Assassin, pero may makukuha ba silang kill? Wala silang detection. May dala bang dust si... Sino bang nakalaro ni Eyo dati? Ba't na-vouch siya sa secret nga pala? Radiant's courier has been killed. Kasi di naman siya madalas malaro sa international, di ba? Baka dahil nang naging fanatic siya. Naging fanatic si Eyo dati. Oo, kasama si Raven. Oo. Hindi, tsaka mid 1 siguro. Oh, mid 1 na. Nasi si Mario. Uy, yun lang. Ang bilis naman nung ano nun. Ha? Kasi Sunbi, coach nila dati. TNC. TNC, yung TI6, yung tinanan ni OG. Coach ng TNC nun si Sunbi. Player captain si AU. Okay. Kaya pala si AU na ba? So, shoutouts nga pala kay Alu rito na kahit na medyo kulang ang utak, nakapagbigay na magandang ano ha. Magandang background ha. Mahusay, pero yan, Roshan, ginuha na rito ng Team Secret. Alam nang na natin hindi nila kaya mag-focus, kaya hindi nila pinili dyan, no? Oo, nahihirapan silang pag-focus dito. Ayan na nga. Pero anong country ba to? Megaphone? Russia to, no? Russia, sa Moscow. Ito yung first lantern ng bagong patch ko yun. Ah, okay. Ay, di ba Kuala Lumpur? Ah, hindi. After ng Kuala Lumpur yung new patch eh, no? Oo. Maganda yan, ha? Tama, tama. So, ito yung first LAN ng ating 7.20 patch. Tier 2 tower, kukunin natin dito. Bukas, meron tayong production value. Tama, Direk? Bukas, meron na. Bukas daw, meron na. Ngayon kasi medyo nilalagnat daw eh. Yung director natin eh. Pero nagkaka-item na si Crystallize dito, ha. Kita mo, may Desolator na kagad. And on its way to a BKB. Nasa number 2 na si Crystallize sa network. Oo. Alam mo naman, pag nakapag-Battle Fury yan, he can farm already, eh. Mabilis na lang yung next na items na nun. Uy, shoutouts nga pala sa boss chip ko. Boss, Ige! Shoutouts sa inyo, boss. I miss you, boss. Uy, nakapag-call yung Axe. Yun lang, di nakataka si Zai. Mystic Flare will kill him. Pero eto, nakapag-deafening blast. Buhay pa si Magical. Buyback by Zai. Pero sobrang layo nung galaw niya dyan. Wukong's command will zone. Oh, gandang blink strike out. Walang namatay on the side of Navi. Buhay pa sila, Ivy Rito. Kasi hindi pa nila nababasag yung Tori. Ayan na nga, makakadepensa pa. Makakadepensa pa rito yung Navi, pero tier 3 tower, pangalawang tier 3 tower yan na makukuha ng Team Secret, pero ayaw pang umatras ng Team Secret. May plano pa sila. Ayan. Uy! Nangutmod! Yung Sun King doon! Uy! Walang tinamahan yung Meteor! Kakabaliwan tayo rito, ha? Bakit ganun? Ayan na nga, oh. And nakakabasag sa likod. Yung Monkey King nakaredy na. Inaantay na lang natin. Uy, yun, na-silence! Pero buhay pa rin dito. First to fall si AU. Next one is Chu. Pero kita mo yung Phantom Assassin screen. Patay si Mid 1. Nisha andito. Buhay pa. Pero sa likod. Undying ni Pagas mamatay. Epicenter by Zai. Can this save Nisha? Phantom Lancer. Aegis pa lang pala yung nakuha ron. Pero apat patay sa mga kampi niya. Ito na yung round 2 Nisha. Kaya pa patayin dito. Phantom Lancer. At saka Phantom Assassin. Nag-aabol ang Tornado will not connect. So, naging apat pa yung namatay on the side of a secret. Actually, lima. Nag-buyback yung SK dun eh. Oo, dive-back pa yun. Tapos, nag-overextend na naman sila eh. Masyado silang deep. Hindi man lang nila ino na yung objective na yung Tore tapos yung rocks. Siguro, ano sila eh. Confidence kasi mayroon silang Aegis. Kaso, isa-isa na silang namamatay. Ayun ang risk nang pipilitin mo yung tinatawag na Aegis advantage. Sasabihin, di ba, Aegis advantage. Tara, kuha tayo ng objective.
So, ayun yung goes wrong. Aegis Advantage goes wrong. And now may BKB na. Yung Phantom Lancer. Hindi pa to tapos, IV. Yung Phantom Assassin. So, kaya pa ng Navi dito mag-bounce back. But may Lotak sa secret. Kasi nag-lock in siya sa Lotak. He's originally was for Lotak. AU at saka Raven, di ba? Silang dalawa nun. Pero, unfortunately, tinanggal siya sa Lotak. Pinalitan siya ni Nip. And na wala na siyang team ngayon. Kinuha siyang stand-in dito sa Team Secret. Okay. Diba naging coach din ata siya ng TLC? Okay. So, eto. Butterfly na yung next target ng Phantom Lance. Pero sakit na ng crit nito yun. Okay. Anong talent ang kinuha niya? Triple stifling dagger pa. Diyos ko po. Yung mga support, mag-iingat talaga siya. Ito si Ayu. Si Ayu yung kawawa dito. Ayu, ikaw magpapakita. Pag may dagger, gilitan mo. May Aetherlands naman siya. So yung range niya, hindi na kailangan napupronta talaga. No? Shoutout mo daw si Risa. Ayan o, Risa Gutierrez. Uy, Tisay, shoutout sa'yo. Sino yung Tisay yan? Si Tisay. Siya yung naging isa sa OG nung Galaxy Battle. Ah, OG Tisay! Oo, OG Tisay yan. Yung crush mo. Crush Derek Malit! Oh, crush Derek Malit! OG Tisay! Ayan, nakita na ni Eric. Eto na nga, 19 and 16 yung score natin. Top net worth pa rin si Misha, pero eto na. Humahabol na si Crystallize ng Navi. Saan po si Boss Alo? Ay, wala akong may pake. meron akong challenge, ha? May challenge ako sa lahat na nanonood dyan. Ay, saglit lang. Mamaya ako sabihin yung challenge. Sana wala lumabas sa kwarto na to. Si Nisha hinahabol. Stifling dagger. AU, hindi nag-crit. Pero sinusundan pa rin siya. May Yule Scepter na. Wukong kuman pang zone out. Pero may PK Miss Crystallize na laban DC. Meron din Blade Mail. May Stick Fair na andyan. Mid 1. Nakapag miss chip doon. Pero still mid 1 will fall. Walang namatay na naman on the side of Navi. Sobrang TV na ng Navi nito, Ivy, no? Nahihirapan na yung secret sa kanila. Sakit na din talaga niya, no? May Crystallize dito. Tapos yung walang silver na masyado yung ano eh. Yung illusions ni Phantom Lancer. Kasi Patent kaya siyang i-clear ng PA. Yun nga, mga sir. Kung totoong mahal ni Alo yung community, mahal ni Alo yung Dota, i-dare ko si Alo, dapat magka siya ng TNC bukas sa Focus Fire. Okay? Pag di ko nakita si Alo bukas sa Focus Fire, walang pagmamahal sa ano yan, sa kultura. Okay? So, yan, aabang natin bukas yan, ha? Wala talagang kawalan yung death ng mama niya bukas. Ayan, namatay pa rito yung undying ni Papi. Sobrang hirap na pasukin dito, no? Secret. What's happening, pare boy? Mahabol na yung ano, Navi sa score. Bago nga pala yung TNC Detonator bukas, after nito, it's going to be Secret versus Virtus Pro. Dapat may lalabas dyan eh. Steady lang daw muna, sabi ng director natin. So yun ha, Secret versus Virtus Pro. The rematch of the Kuala Lumpur Major minus si Yapzor. Ha? Ito na nga po. Kung ikaw rito yung nakalaro ka na sa tournament sa Malaysia, kunyari kayo yung secret, ganito yung sitwasyon, anong call dito? Kung ikaw yung magkocall. Paano kayo lalamang rito? Paano ang call? Siguro ano, mag-try na magsama-sama tapos mag-pick off na lang muna kasi mahihirapan na sila sa limahan na team fight. Tama naman. Mas maganda din kung mapipick up nila yung core. Oo. Kaso ito. Sinubukan nila kanina yung axe, di ba? Oo. Pero di agad namatay. Hindi na agad napatay. Ayun yung problema. So, eto na nga. 1-1 na agad score, Kuya Nick. Yun nga po kasi na-late po kami. Kaya nga po yung invento sa eskwelahan yung, sorry ma'am, I'm late. Ganon. Ginamit lang po namin ngayon. Pero, mamaya, meron pa tayo isang series. Huwag kayong mag-alala, ha? And eto na nga, Undying, kamusta? Level 50 na ba yung Undying natin? Hindi pa. Baba pa ng level ng Undying. Sun King, 15. Tingnan mo yung level difference, ah. Level 21, yung pinakamataas dito. Yung kabila, 22. Okay naman. Pero yung mga support, 11 sobrang tsaka... Sobrang baba ng level ni Poppy dito. Yung mga support na mahihirapan. Si PA, sinaparman. Ito na yata yung hinahantay mo, Ivy. Pero may PKP si Magical. Yun lang. Pero Wukong's Command.
ibibigay pa rin. May detection sila dito. Yung Axe Call, inaantay natin, pero hindi naman tayong Invoker. And now, kailangan nila mag-ingat sa likod. Phantom Assassin, eto, Blooming In. Si Crystallize, saved by AU. Stifling Dagger, nandyan. TP out, may Barrow Strike. And Phantom Assassin, sakto nag-spare pa AU yung BKB niya. Boundless Strike to secure him. Crystallize, dalaban na lang daw, pero Crystallize will fall. Nakakuha na nila yung dalawa. Walang buyback yung PA. And they can push now para dito kay Secret kasi wala naman tayo sa kanila. Ano, maganda saktang-sakto yung Barrow Strike ni Zidane eh. Nawala yung BKB ni PA. Malas na mihalo. Malas na rin. Siguro mga 1 second, 2 seconds pa yun. Nakakapag-TP out na yung Phantom Assassin na yun eh. No? Dia's middle tower is under and eto na nga po. Kukuha na nga ng object. Minalas pa yung Navi pa nga bigla. Maporma na sila eh. Why? So bakit pa walang buyback? Itong si Phantom Assassin. Ito, kita mo 45. Kita mo yung gold shirt niya para sa buyback ko. 40 gold lang. Minalas na talaga. Na talaga. And now, ito na. Wala mang Echo Sabre. Nakasanggin niya siya naman. Pero yan yung call. Sunstrike, Mystic Flare, Pat. Uy, buhay pa. Si Mid 1, ang gandang Barrow Strike coming from Sun King. And Mid 1 still alive sa likod. Phantom Lancer, Killing, Skyrat Mage. Eto na yung minalas pa nga, no? Minalas pa nga. Grabe yung sustain dun kay Mid 1. Patay na sana dun. Isang team fight, no? Oh. And now, mag-mega creep sila tatong Team Secret. 15 seconds pa. And hindi na mag-buyback dyan yung Phantom Assassin. Kahit na may buyback siya dyan. Pero ang problema, 2 racks down at least itong Navi. Actually, baka mega creep pa nga eh. Minalas pa nga. Navi pa rin. Ito rin yung Phantom Assassin. Pero may disable yan, ha? Sun King, nato yung Barrow Strike. Call will not connect. Ayan na yung Barrow Strike. Wukumus naman. Ayaw mag-BKB ng Phantom Assassin! Ba't ayaw mag-BKB free? And now, ayan na nga. Patay na rin kagad dito yung Axe. Wala na rin buyback yun. Mukhang mega crit na to. Chaos Meteor nandiyan. Na-stun pa rito. And malas si Aeron, ha? Pero mega crits na yata. Nag-buyback pa si AU, si Zai, sobrang palos. Hindi mapatay rito. Sunstorm, pero hindi na inamit. Mega creeps na rin. Etong Team Secret. But biglang ganun. Biglang nag-choke sa, RMP. Ang tagal niya nag-BKB dun. Nag-blink in siya, tapos too late yung BKB niya. Late ng tuloy ng buhay niya. Yung BKB niya, ginamit niya, pang-atras na lang, no? Oo, pang-atras na lang. And siya rin kasi inaasahan ng Navi para mag-inflict ng damage sa team fight. So, pag umatras yung Phantom Assassin natin, GG talaga, di ba? Mm-hmm. And yan na nga. Tsaka yung nag-TP, sino yung nag-TPin dun, Kuya Nick? Yung Axe ate? May nag-TP dun malapit sa Phantom Assassin, hindi ko nakita. Pero Phantom Assassin nakita ko. Ayan, ito yung ano nila, pansagot nila, Roshan. Ang bilis nila kumuha niyan. Pero hindi mapayag yung secret na makuha nila yan. Ito magkocontest yata, pero ang bilis. Nakuha kagad yung Aegis. And then yung Cheese nandiyan. Pero lalaban dito yung secret. Ayaw nilang patakasin. Magical kahit naka-BKB ko yung Jeez. Nakuha rin ito ng Invoker. And Stifling Dagger. Takot sila Stifling Dagger eh, no? Talagang auto-dodge eh. Maka mag-crit pa. And eto, hinahabol pa rin nila si Magical. Wala ng BKB to. Magical. Eto na, pumasok na rin yung Makiking. Pero yung Phantom Assassin, may backup. Ayan na yung lubog. May tropang AU. Ang sakit ng dagger. Wasak! Yung Phantom Assassin! And now, eto. Patay pa rin yung Invoker. Also will fall and then I think GG will be called pag namatay itong Crystallize. Oh, napatay niya pa si AU doon. TP out. Buhay pa nga si Phantom Assassin and then tie back coming from Invoker. Pero tutuloy na yata rito yung Team Secret, I think. And ayan na nga, Magical, mamamatay. GG will be called and still Team Secret pa rin yung mag-a-advance sa ating series na to against Navi. Ultra kill pa para kay Nisha. Sa nagkama rin yung Navi, Ivy? Lamang na sila ron eh. Oh. Sa Palibot 5, lamang na sila eh. Dun sa may ano yan eh, sa river sa bottom side. Dun yung ano nila, downfall. Napitas, no? May halong malas na rin eh. May BKB naman eh. Pero di pa umabot yun sa TP. Sakto eh. Pagka Barrow Strike design, parang bilang rin nila yung BKB ni ano yun, ni Crystallize dun eh, no? Oo, siguro natatansya nila yan eh. Kasi kung ilang beses na ginamit. Kung ilang segundo na lang yung duration ng BKB mo, no? No? Tapos maganda din pinakita ni Nisha eh. Siya yung nag-ano sa kanila. Parang, Phantom Lancer.
Kasi bugbog si Monkey King nung umpisa. Tsaka si AU pa rin. Ganda din naman. AU pa rin. Sabi ko sa inyo, AU pa rin eh. Ayaw nyo maniwala eh. Kasi malaking ano din siya eh, impact para sa PA. Kasi diba, pagka nag-BKB yung PA, pwede nyo na lang i-ano. Purge. Tapos yung soul catcher niya po. Tulad nung pagka, ano nang, si Roshan, yung pagkawala ng AJs. Diba na, nag-soul catcher, lumiit agad yung buhay ng PA. Paglubog kasi, yung illusion nun, I think 200, 300, ilang percent yun, BYB? 200, 300% yung damage ng illusion. Yung fan nung Shadow Demon and ayun yung pumatay rin sa Phantom Assassin. Okay? Pero meron pa tayong next series ito, the rematch Kuala Lumpur Major Team Secret versus Virtus Pro. Ang tanong, without Yapzor, can Team Secret give challenge sa ating defending Kuala Lumpur champion? Okay? So prediction mo ron, Virtus Pro o Secret? VP. Ako rin, VP rin ako eh. So, parehas tayo sa group A, ah. Sa group B tayo magkakatalo. LGD ako, LGD ka, ako, Team Liquid. So, lower bracket. May pag-asa pa naman yung Nabi, pag nag-triangle sila. Matalo ng VP itong Secret, tapos matalo nila ng Nabi yung Secret, yung VP. Which is very unlikely. Pero, abangan natin mamaya, okay? Pero for the meantime, stay there lang kayo dyan, mga sir. Meron tayong next series, Secret versus VP. Stay there, isang mabilis lang, and we'll be right back.